Nakakaya po dun sa katabi nyo, syempre may pipilapan din po yun. So, mahirap. Mahirap po pagka... Hello guys, good morning. So, bali, anong oras na? Alauna na po ng umaga. So, since hindi po ako makatulog, ituturo ko na lang po sa inyo yung mga kailangan or dapat yung ihanda sa mga OFW bago po kayo umuwi ng Pilipinas. So, since ito na po yung pangatlong araw ko ng pangatlo na dahil alauna na eh. Pangatlong araw ng quarantine. So, hindi po ako makatulog yun. Ito na lang po gagawin ko. So, bago po yan, pa-subscribe na lang po sa channel ko at pa-click ng bell notification button dyan sa gilid po. Dyan. Dyan yung kulay pula po. Ayan. So, maliban po dito sa passport, visa, ticket, ang kailangan nyo pong gawin ay magpi-fill up po kayo dun sa ano, sa redcross.com.ph.verify. Ito po 'yon. Ayan. Pag na-fill up nyo po 'yan, lalabas po yung ano, yung barcode. Yan. Gaya po nito. Yan, madali lang po i-fill up 'yan. Tapos yung trace, kailangan din po nila 'yon. Ito po. Trace. Ayan. Madali lang din po i-fill up 'yan. Ayan. Mahanap nyo po 'yan sa Google, yung pinakaunang ano, pinakauna doon. Ayan. Hanap nyo po 'yan doon. So, ang isa pa is pagkain po. Kasi dito po sa hotel, medyo po late yung pagkain. Minsan, yung iba, kulang daw sa kanila. Pero sa akin, okay lang naman. Kaya lang yung unang araw is late. Yung late nga yung pagkain. Pero yung unang araw lang. Yung mga sumunod naman, okay na. On time naman sila magbigay. Ito po, gaya nito. May ano ko dito. Croissant, 7 days. Sa mga taga Saudi or ano, taga UAE, alam po nila 'to. Yan, tapos tawag doon, cup noodles. Pwede rin po kayo magdala ng ano, ng prutas kasi ako nagdala ako ng orange. Yan, naubos ko na nga eh. Yung mga pagkain ko diyan sa bag. Tapos, ang kailangan nyo is ballpen. Ayan o. Nakakaya po dun sa katabi nyo. Siyempre, may pipilapan din po yun. So, mahirap. Mahirap po pagka walang ballpen. Alam nga naman po, ano, manghihiram ka pa. Siyempre, minsan nandiyan na yung, ano, bibigyan ka ng pagkain, ikaw nagpipilap pa. Eh, yung upuan ng ibang eroplano is napakaliit lang. Minsan mo ilalagay yun. Minsan, baka malaglag pa sa ilalim. Minsan baka mabasa pa ng ng tubig pag iinom, 'di ba? So at saka isa pa po, minsan may mga matanda na po na syempre malabo na yung mata noon. Pakitulungan na lang po, kawawa naman. Gaya nung katabi ko, matanda na. So sabi ko, wait lang po lola, tatapusin ko lang po yung bibilapan ko tapos tutulungan kita dyan sa mga papel mo yan. Kasi hindi nila makita. Ako na lang nagsusulat tapos sabi ko sabihin mo lang ako kung anong address. Ganun. So, ganun, patulungan na lang po dahil kawawa naman. Minsan wala silang email kasi kailangan ng email, ilalagay mo yan diyan. Yung phone number ng relatives nyo, phone number ng kapatid mo or tatay mo, nanay mo. Ganun. Kasi except na lang kung may ano ka, may roaming na smart globe, ganun. Siyempre, yun na ilalagay mo. I-deactivate mo na lang yung roaming. So, magiging ano na yun dito sa Pilipinas.
magiging activate na yung number mo dito. So, ganun lang po. So, ball pen. Kailangan bigyan po kayo ng 5 papel. Gaya po nito. Ipipill up nyo po yung 5 yan. Ayan. Ayan. Tapos, pailangan natin para makita nyo. Ito po. Declaration form and ano to? Case investigation form. Ipipill up nyo po yan. Ito po. Ayan. Oh. Tapos yung dalawang papel, yung isa doon is yung usually yung pinipill up natin pag nagbabakasyon tayo or mag-exit na kinukuha ng immigration. Yun po yun. Alam nyo na po yun, yung mga datihan ng nag-abroad. Tapos, yung isa is color yellow na pagbaba natin ng ano, paglapag natin ng Pilipinas, papasok yung mga Coast Guard sa eroplano. Hindi po agad tayo makakalabas ng eroplano. Dahil yun nga, papasok yung Coast Guard, iko-collect yung ano, yung dilaw na papel na yun. Tapos sabay i-check na rin tayo ng ano, ng temperature. Siyempre, kung may lagnat or may symptoms, gano'n. So, after nun, pag nakuha na nila, nakolect nila yung mga dilaw na yun, na papel, siyempre, lalabas tayo, immigration. After immigration, yun, kukunin natin yung mga bagahe natin sa carousel. Tapos, pagkakuha ng bag, pipila po tayo dun sa tabi. Yun, pila tayo dun. Tapos, pag na ilagay niyo yung mga bag niyo doon, ipaalam niyo sa katabi niyo, kuha kayo ng pagkain dun sa front desk ng ano, ng OWA. Libre po yun. Yun. Tapos yun, pag kuha niyo, kain kayo doon sa kung saan po kayo nakapila habang naghihintay po ng ano, ng staff gaya nito. Dito po nakalagay yung ano, yung hotel kung saan kayo magka-quarantine. Pag nabigyan kayo nito, nabigay na sa inyo, pupunta po kayo dun sa bus. Kada bus, 20 persons po yung ano dun, laman nun. Pupunta po kayo dun sa hotel. Pagdating nyo sa hotel, may parang house mother ata yun na magbibriefing sa inyo kung kailan yung swabbing, kung anong dapat gawin dun sa hotel. Ayun. Ito po, may mga rules and regulations na nakalagay dito sa papel na to. Ayan. Ayan. Number 1, room will be assigned to each guest on a single occupancy. No room sharing is allowed. So, bawal yung ano, pumunta kayo sa ibang room. Yung mga kasabay nyo sa flight, yun, bawal nyo po yung puntahan kung sino man. Bawal po kayong magpapasok ng relatives dito sa kwarto nyo, sa hotel. Yun, bawal po yun. Tapos nakalagay din po dito kung kailan binibigay yung ano, pagkain. Yung breakfast is 7 to 8 a.m. Lunch is 12 hanggang 1 p.m. Tapos dinner, 6 to 7 p.m. Yun nga lang, yung pinakauna namin, yung ano, dinner is na late. Siguro mga alas 10 na ata yung nabigay nila. Siguro busy din dahil yun yung time na nagsisidatingan yung ano, yung mga OFW. Ilang bus kami nun dito? More than 5 ata kami nun eh, dito sa hotel na to. Nakalain mo yun, kada bus 20. So baka ano, baka dun lang sila na hirapan kaya nadelay yung pagkain. Ayun. Do not use the double lock in your respective rooms at all times. Kitchen kits, personal household kits, and other grocery items will be provided by your agency. Yun, agency yun. OWA ata. Yun. We encourage individual physical mental exercise inside your rooms to stay fit. And bawal po ang ano, manigarilyo, vaping, drinking alcoholic beverages. Yun, bawal po yun. Bawal maligo dyan sa swimming pool. Bawal yun. Kaya po kung naninigarilyo kayo, magsigarilyo na kayo bago po kayo pumasok ng hotel.
para at least nakapagsigarilyo kayo kung naninigarilyo po kayo. Nakakaboring dito. Pero may ano naman, TV, lahat po may ano dyan, may movie, news, yan. May internet yung ano, yung kwarto nyo. Bali po pala yung ano, halimbawa, kagaya ko, March 3 po yung ano, yung arrival ko. Hindi pa po yun yung ano, yung day 1. Mag-start po yung quarantine period nyo is March 4. Yun. March 4, 5, 6, 7, 8. So yun, yung March 4 yun yung day 1. Yung panglimang araw, March 8 is swabbing dito sa hotel. Pupunta po dito yung ano, yung magsaswab. Hindi ko alam kung saan area po dyan. Yan, isaswab po kayo. Hindi ko alam kung anong oras. Siguro, tatawag na lang sila dito. Kung anong oras. Kakatok na lang sila. Tapos yun. Yung result noon kinabukasan, March 9. Doon nyo po malalaman kung positive or negative kayo. Kung positive, sabi nila, another 14 days. Another 14 days quarantine. So, ang tagal pa nun. So, kung 1 month yung ano mo, yung bakasyon, 14 plus 8. Oh, napakatagal. Halos naubos na lang sa quarantine. Pero sana nga, huwag naman tayo mag-positive para ma-enjoy natin yung bakasyon. Ayun. So, pag negative ka naman, yung siyempre, malalaman mo, March 9, March 10, pag negative, susunduin ka po ng bus, kukunin ka po dito ng bus, kung taga Visayas or Mindanao ka, ayun, sakay ka po dun sa bus, puntang airport ulit, ayun, sila po, ano, bahala nung, ano, nung domestic flight, pa uwi ng probinsya. Pero kung land-based naman, kung may relatives kayo na may sasakyan kayo, pwede po kayong magpasundo. Bawal lang daw po yung ano, yung Grab. Ganun kayo. Bawal yung taxi. Bawal po daw yun. Tapos yun. So ako, magbabas na lang ako dahil pagka land-based naman, halimbawa, taga Isabela, Pangasinan, tapos Bicol, Camarines Sur, Camarines Norte. May bus naman po kami yung mga taga Bicol. Hindi ko alam kung sabi sa ano daw, dyan sa Paranaque area. Hindi ko alam kung saan dyan. Ayun, dun daw po yung bus na ano, pa Bicol. Libre daw din po yun. Walang babayaran. So at least libre na. Libre na ng pamasahe. Kaya ayos na rin. Maganda rin yung ano, yung itong hotel. Isa pa pala, kung kulang po pala yung ano, kasi minsan yung iba nakukulangan ng pagkain, pwede po kayo magpa-deliver ng ano, ng pagkain, pero sa kapamilya daw lang po pwede magpa-deliver. Hindi po pwede yung magpa-deliver galing Jollibee or galing yung sa mga commercial ano daw na pagkain, bawal daw po yun. Yun sa relatives lang daw pwede po kayo magpa-deliver ng magpahatid ng prutas, yung kung anong kakanin. Pwede po yun. Basta kapamilya lang. Kung mayroon po akong ano na hindi ko nasabi, pwede po nyong i-comment dyan. Comment down below kung yung hindi ko po nasabi. Ito po para magkaano lang po kayo, magka-idea. Yun. Base lang po ito sa experience ko na dito na nag-quarantine. Yun po. So, kung may katanungan po, patanong na lang po sa baba. Paki-comment na lang po para masagot ko. So, yun. Thank you po sa panunood. Salamat. God bless po sa inyong lahat.